Welcome back to another vlog, mga ka-troopers. Nandito ngayon tayo sa Christ King of the Universe Parish. So, dahil dito po ginaganap ang vaccine. Dito po natin tingnan, mga ka-troopers, kung anong sitwasyon sa loob ng vaccination site. A few moments later. So dito po nag-start, mga ka-troopers, yung pila ng vaccine. Dito po yung mga nakapagpalista nung nakaraan. So ito po, mga ka-troopers, yung makikita po natin, no? Ito po yung pila ng vaccine dito sa labas ng actually sa loob pa rin ito ng Christ King of the Universe, pero sa labas sila ng mismong vaccination area. So yung vaccination area natin ay nandito dito. Ayan. So lahat sila ay may form na, at sila yung mga natawagan at na-text, no, doon sa ating schedule ng vaccine. So anim-anim lang, mga ka-troopers, yung tinatawag dito, no, para hindi magsiksikan doon sa loob ng vaccination area. So ang naging problema natin, mga ka-troopers, sa unang bugso, no, sa unang bugso ng vaccine, ay halos walang nagpapabakuna, no, dahil sa kumakalat na mga balita sa Facebook at kung saan-saan social media. Pero nung dumating na yung mga bakuna tulad ng Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, marami na pong halos nagpapalista at libo-libo na po ang nasa listahan ng barangay, no? Kaya kung sino lang po yung nasa unang listahan, yun yung unang natatawagan. Sa ating pong pagkakaalam, ang listahan na halos ng barangay bagbag sa bakuna ay papalo na po ito sa 8,000 na individual na gusto magpabakuna. Pero syempre, uunahin po yung mga unang napagpalista. Kaya yung iba dito, halos buwan na sila nakapagpalista, hindi pa rin sila tinatawagan. So yun po yung sitwasyon ng ating bakuna at doon sa mga waitlisted na gusto magpaturok ng bakuna. So dito po sa section na to, mga ka-troopards, ay i-double check, no, kung mga natawagan yung mga tao na sila ay magpapabaksin ngayong araw. Pag na-double check po yan dito, sila po ay pipirma dun sa registration at papasok na sila doon sa vaccination area. Okay, mga ka-troopards, nandito na tayo sa loob ng vaccination site. Yung vaccination site na to ay simbahan ng Christ King of the Universe. At ang priority lane natin dito, no, ito yung A1, A2, A3. At syempre, dadaan pa rin sila sa screening process, no. Bagamat sila ay nakaschedule ngayon, hindi po sila basta-basta babakunahan, lalong-lalo na po yung may hypertension, hindi po sila agad babakunahan. So kailangan na magpahinga dahil galing sila dun sa labas. So, ibig sabihin, kailangan maging relax muna sila bago sila turukan ng bakuna. So mga ka-trooper, sabi ko nga kanina, no, hindi dahil nakapasok ka na dito sa vaccination area ay automatico mababakunahan ka. So dadaan ka pa rin sa screening para tiyakin na wala ka nararamdaman na kahit ano. Kasi kadalasan minsan, yung iba natin, mga kababayan, pag nagpapabakuna, kung kailan malapit na silang bakunahan, doon naman sila kinakabahan, no? Kaya minsan mataas yung kanilang BP, tumaas yung blood sugar, no, lalong-lalo na po yung may mga comorbidities. Kaya napakahalaga po yun na sa araw ng bakuna natin ay ready yung ating katawan. So, ang bilang po na babakunahan na yung araw ay more or less 1,000 individual na nasa waitlisted po na mga nakapagpalista sa barangay Bagbag. Konting tanong lang po, ilang linggo po kayo bago po kayo natawagan? Nagpalista po kayo? Ilang linggo po kayo bago natawagan? Pero matagal na po kayo nagpalista. Salamat po, salamat po. Mga ma'am, sir, gaano po kayo katagal nagpalista sa vaccination natin? 3 months. Kasi marami talaga nagpapalista, no? So, kumusta naman po yung pagpila nyo sa labas?
kayo doon. Karamihan din po ng mga nag-a-assist dito na nakawani ng barangay ay parishioners din ng parokya ng Pagkabuhay. Actually, dalawa ang simbahan dito sa barangay Bagbag. Isang parokya ng Pagkabuhay na madalas din yung schedule ng vaccine. At the same time dito sa Christ King of the Universe, no, ginagawa yung isa pang schedule. Dito po yung official na schedule ng barangay Bagbag. So once na ma-cleared na po sila, once na-cleared na sila at wala sila nararamdaman, so pupunta na po sila dito sa vaccination. So mga kabarangay, no, ang bakuna po natin ngayong araw ay Sinovac. So nakita niyo po, nagtuturok na sila. So saglit lang, si ate walang ka-reaction. No? Sa mga na-interview po natin mga ka-troopers, no, sinasabi nila na mabilis po yung proseso ng pila. Pero siyempre, sabi nga natin, nasa loob po tayo ng vaccination area, kailangan po talaga limitado ng mga tao. Okay lang sa labas kasi hindi po pwedeng magsiksikan dito kahit may aircon, ay kailangan pa rin pong manatili yung social distancing at the same time, kailangan konti lang talaga yung tao para mapanatili yung lamig ng lugar na ito. Hanggang mamaya mga ka-troopers. Mga ka-troopers, yung kanina binanggit natin, no? Halos sabay-sabay yung payout ng ayuda sa ating mga kabarangay, no? Sa ating mga kababayan. Kasabay din ito yung pagpila para sa vaccination. Kaya yung iba nanilito, saan ba ako pipila, sa ayuda o sa vaccination? Pero syempre yung iba, mas priority nila, mabakunahan sila, no? Para magkaroon sila ng protection sa kanilang katawan. Nandito pa rin tayo sa labas ng Christ King of the Universe Parish. Sa ayuda. Ginaano ko na baka ako tatapos din. Sir. Good morning. Ayo ka? Oh, Manila to coming. Dito na lang sa loob. So mga ka-troopers, tapos na tayo mag-ikot. Mamaya pa po itong hanggang alas 4 ng hapon, hanggang sa maubos po yung listahan na 1,000 na individual na babakunahan ngayon. So muli mga ka-troopers, sa lahat na nanonood po sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-thumbs up, i-click ang notification bell at the same time po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Direk Boji Vlogs. Maraming salamat po.